Nagluto ako ngayon ng talong na may ginili. Una, of course, ugasan mo yung talong, tapos ipipirito mo. Pagkatapos, set aside mo. Tapos next, babawasan mo yung prituhan, susunod mo ang bawang, sibuyas, kamatis, at giniling. Hanggang sa maging golden brown yung giniling. Okay, gisa. Hanggang maging golden brown nga yung giniling ng baboy. Pwede rin kayong gumamit ng giniling na baka or manok. It's up to you guys kung anong gusto nyong gamitin. Okay? Tapos may kamatis nga pala, nakalimutan ko sabihin. May kamatis din. Nasa inyo na kung anong hiwa. Sa akin, maliliit ko lang hiniwa. Tapos, gisa ng gisa. Hanggang sa maluto. Tapos nyan. Yan. Ganun yan. Lagyan ko siya ng paminta at asin. Tapos igisa lang ng igisa. Yan, syempre gigisa muna natin na maigi yung sibuyas, bawang, at kamatis. Saka natin isusunod yung giniling na baboy. Yan, halo. Ito yung simpleng luto ng talong. Hindi yung puro torta at perito lang tayo o nilaga. Gawin din natin ganito para mas maraming maubos na kanin ng ating mga loved ones. Yan. Lahat na ingredients na nasa recipe na to, of course, naugasan ko na. Hindi ko na lang pinakita sa video. Yan. Diyan na yung giniling. Antay lang natin maging golden brown. At magiging isang yummy recipe na naman siya. Talong na may giniling. Yan, gisa. Tayo lang natin siyang maluto. So mamaya lalagyan ko na ng tomato paste. Mga tatlong kutsara. Tapos lalagyan din natin ng tubig para magkaroon ng sauce yung ating recipe. Hindi ko na rin pala napakita na nilagyan ko siya ng toyo. Konting toyo lang, mga dalawang kutsara. Pampatingkad lang ng kulay. Yan yung paminta. Tapos asin. Tapos haluin natin para mapunta yung lasa sa giniling na baboy. Siya ng tomato paste. Mga tatlong kutsara yan, pero sa akin, hindi ko na siya sinukat. So, sahaluin natin. Gigisa din natin ng konti yung tomato paste kasi mas masarap pag ginigisa rin siya. Maya-maya, susundan na natin ng isang cup ng tubig. At hayaan natin kumulo kasi lalagyan ng ating pambansang talong. Just kidding. Yan, isang cup na tubig lalagay ko na at hayaan natin kumulo. Hanggang sa tuloy ang maluto yung giniling, tapos susunod na natin yung pinirito nating talong. Maya-maya, pag kumulo na yan, susunod natin ang talong. Halo-halo!
course, titikman natin kung okay na yung lasa. Kung hindi, dadagdagan pa natin ng konting asin. Nasa inyo na po yung kung ano yung gusto nyo, kung mataba or okay lang or maalat. It's up to you guys. Basta sa akin kasi tamang timpla lang. Yung mga tao kasi mahilig sa maalat, may taong matabang, taong tama lang yung mga panlasa. Ito yung new version ko ng talong na may giniling. Antay lang natin siyang kumulot, saka natin ihulog yung pinirito nating talong at hayaan natin siyang kumulot at mabawasan ng konti yung sabaw. Tapos yun, ready na, pwede nang iserve. Ito na, kumulo na siya, kaya ilalagay ko na yung piniritong talong. Yan. Sayaan lang natin siyang kumulo. Looks so yummy, hindi lang looks yummy, talagang yummy siya at easy pagawin. One pot lang ginamit ko. Thank you, guys!